Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys, ay nakaupo ako dito kahit painit. Tinitingnan ko sila. Yan, nag-relax ako dito. At napansin ko guys na para maano ninyo yung update nila kung gaano na sila kalaki ngayon. Kasi mula nung pagka-baby nila, pinapakita ko na to sa inyo sila. So ngayon, ganito na sila ngayon yung pinaka-present nila na hitsura. Ayan. So, medyo nag-ano na talaga sila guys. Ayan, oh, tulad niyan, oh. Talagang lumabas na sa pat. Ayan. Lumabas na sa pat. Ayan, diba? Lalo na pag tinignan mo pa ganito, guys. Ayan, diba? So, meron akong napansin, guys. Itong aking Brave. Ayan. Kung nakita ninyo si Brave, guys, ay nagchachabi na. Ayan. So, yung kaibahan ni Brave at ni Apus ay kitang-kita na talaga ngayon, guys. Ayan, kung nakita ninyo itong Apus na to, guys, ayan, kung tingnan ninyo yung dahon niya sa gilid, yung pagkakulay ng kanyang pink ay pakalat, ayan, pakalat. Samantalang si Brave ay dito sa gilid lang, ganyan, dito sa gilid lang yung, ng dahon niya ang maano, may kulay na pink, ayan, ma-pink. Ayan. So, ito, tingnan ninyo dito. Kitang-kita talaga yung kaibahan. So, ito guys, si Apus to guys. Nasali siya dito sa pot ni Brave kasi nga, nung nagtanim ako ng mga babies, ito mga babies kasi to siya guys, leaf propagation. Nung tinanim ko sila dito sa pot na to, ay magkamukha sila nung baby pa, si Apus at si Brave. Talagang walang kaibahan guys, kaya nasali itong si Apus dito. Ayan. So, kung titingnan ninyo yung dahon ni Apus sa gilid, ayan o. Pink na pink. At yung rosette nila sa gitna ay magkaiba din, guys. Ayan. Diba? So, yun yung kaibahan nila, guys, ngayon. Ayan. Kitang-kita na talaga. Ito si Apus. Ayan si Apus. And then, ito si Brave. Ayan. So, yan. Ito mga Brave. Itong sa kabilang pot ay Apus. Ayun. And ito naman guys, ayan, mga moonstone ko, ayan. Malaki na sila. Leaf propagation din and pabilog na yung ano, unti-unti na silang nagiging bilog yung dahon, ayan. Compact na compact. So, ito yung gusto ko sa mga echeveria, yung compact yung dahon. So, dito guys, ang sun exposure dito, kung summertime, mag-start ng 6 o'clock hanggang 12. Ayan. Pag lumampas na ng 12, unti-unti na silang magiging shaded kasi nga nasa gilid sila ng bahay. So, yung init, papunta na doon sa likodan ng bahay namin. So, ayun. So, hindi ko sila nilagyan dito ng ano. Although, hindi pa naman sa amin summer ngayon, pero parang papunta na kasi kami ng summer. So, hindi ko sila nilagyan ng UV cut para maano sila. Kasi hindi naman whole day sila maano ng init. Matamaan ng sikat ng araw. So, wala silang UV cut. So, ito naman si Ronyoni. Ayan, mga Ronyoni ko. Malaki na din, diba? Ayan. At si, ito mga leaf propagation din to. Ayan, madali lang leaf propagation si, sino nga to, si Lovely Rose, ayan. Iniingatan ko siyang hindi lagi madiligan, ayan, kaya, ayan, marami siyang mga leaves na nagda-dry, ayan. Ano na kasi sa amin, guys, ano ba yon? Tag-ulan na, ayun, araw-araw na umuulan, buti na nga lang ngayon ay medyo may init today, so mamaya ay makulimlim ulit, kaya, ayan. So, ito mga cuttings yan na mga marinade. Ayan. Makapal na guys. Oh. Kahapon tinanggalan ko yan ng mga blacklock. Ayan. Sobrang kapal niya guys. Hindi na makita yung pot niya. Ayan. Talagang ayan. Sobrang dami na niya. Ayan. Kapal na siya guys. At ito naman clavata. At ito si ano to guys. Itong mapula dito. Si Firestorm. Ayan. Oo nga, oh, si Adolphe Firestorm. Ngayon, mapula. So gusto ko siyang paramihin. Ayan, first time ko kasi magkaroon ng ganito. Ayan, si Firestorm. Kasi akala ko dati si Adolphe at si Firestorm ay the same plant lang. Ayan, so hindi pala. Ibang-iba talaga yung kulay niya. Pulang-pula siya.
Si Adolfi kasi medyo orange lang yung kulay niya dito sa gilid. Ayan, medyo nagda-dark orange siya. Hindi siya talaga sobrang pula. Ayun. And ito si Cupid. Ayan, si Cupid. At si Fun Queen uli. So, ang mga halaman ko dito guys, talagang nagkakaroon sila ng mga ano, farina. Ayan. Kahit papano manipis na farina. Kasi nga, yung farina ay protection nila sa dahon nila na hindi sila ma ano ng init, ma sunburn. Ayun. So nagkakaroon sila ng farina kapag meron silang tamang sun exposure. Ayan. Ito naman si ano, Violet Night. Ayan. So dinagdagan ko to siya ng lupa kasi nagkakaroon siya ng stem. So hindi ko siya kinat. So kapag i-cuttings ko to siya, magkakaroon siya ng baby, maglabas siya ng baby doon sa stem. So kapag hindi mo siya kinat, ganito lang, hindi siya maglalabas ng baby kahit meron na siyang stem. Ayun. So ayun lang. So ayun guys, at mabilis din siyang ano, mabilis din siyang i-propagate sa dahon itong ganito. Ayan. At ito yung ano guys, kung nakita ninyo nung mga bandang August or September, kinatings ko to si galing sa mother plant niya, mga babies, yung mga pups doon sa mother plant na baby ay tinanggal ko. So ang pangalan niya ay ito. Ayan. So ganito na yung pinaka latest niya ngayon. Ayan, itong mga babies na to. So napakaliit nito nung nilagay ko dito at ganyan na siya. Parang meron siyang ano, napakanipis na farina sa dahon. Ayan. Siguro dahil sa sobrang init din dito banda at wala silang UV cut. Kaya ganyan. Nagpo-produce sila ng farina. Ayan. Ito naman si Opal. Ayan. So, hindi sila sabay-sabay na lumalaki. May malaki, may maliit. Ayan. So, ito si Pink Frill. Ayan. Mga Pink Frill ko na malaki na din. Ayan o. Talagang nagsikipa na sila sa pot. At ito, ayan. Ito naman si Rosea. Kung nakita ninyo yung gilid ng dahon, guys, oh. Yung curl ng kanyang gilid sa dahon. Ayan. Tapos, ang kulay niya ay bluish. Ayan. Bluish yung kulay. Ayan. Malaki na din sila, diba? So, ito naman si, ano, Kumino Sato. Ayan. So, ito, guys, matagal na siya dito sa pot na to. So, ito ay mga leaf propagation din noon. Tingnan ninyo, meron na din siyang ano, pwede mo nang gawing cuttings. Ayan o, meron na siyang stem, diba? So, ito ay mga leaf propagation ko lang din noon. And, yung lupa niya, napaka tigas na guys. So, papalitan ko siya ng lupa siguro sa ano na, mga bandang autumn na. Ayun. So, yung kulay niya, para siyang golden yellow yung kulay niya. At meron siyang pink dito. And then, yung isang Kumisato ko naman, ayan, green na green. Ayan. Kasi yan ay tinanim ko mga bandang December yata. Galing siya doon sa malaking pot at tinanggal ko siya doon kasi baka magkaroon siya ng frost. Ayan, magka-frost siya and then mamatay. So, ayun, tinanggal ko siya. Yung kulay nila ay magkaibang magkaiba. Ayan, oh. Meron pa siyang natirang mapula na dahon. Ayan, oh, napakakunti na lang, oh. So, yun guys, yung ano, yung kaibahan nila. Ngayon, medyo malaki na talaga sila guys. Ayan. At ito naman yung, hindi ko alam kung anong name niya. Medyo nahirapan akong mag-alaga nito sa kanya. Pero so far, okay naman sila ngayon. Ayan. Iniiwasan ko lang silang diligan ng diligan kasi nga, tag-ulan na sa amin. So, kapag tag-ulan, kapag lagi sila basa, ang mangyayari yung dahon nila magkakaroon ng itim-itim. Yung dot-dot na itim sa dahon kapag lagi silang moist yung lupa. Kasi nga, yung kapag tag-ulan, high in humidity yung ano natin, yung ano ba yun? Hangin. And doon sila kumukuha ng tubig sa hangin. So, ayun, iniiwasan ko muna silang diligan. Siguro diligan ko sila kapag maganda yung ano, kapag maganda yung timing. Halimbawa, kinabukasan ay may init. Ayan, dinidiligan ko sila ng konti. Yung hindi masyadong marami, yung mabilis lang siyang matuyo. Ayun. Ito naman yung tinanim ko nung mga, kailan ba yun? Mga siguro bandang March guys. Ayan, tinanim ko dyan. Yan, malaki na din. Yan. Yan. Diba?
Medyo malaki na talaga. Yun guys, yung latest update nila sa mga halaman natin. Tinanim ko sa mga pahabang pots. Ayan. Kung makita ninyo sa malayuan, ayan. Makapal na talaga sila guys. Ayan, malaki na sila. So, sana nag-enjoy kayo guys sa aking video for today. At thank you for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel and i-click nyo na din ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and thank you so much for subscribing my channel. See you on my next video. Bye-bye!